Magandang gabi sa inyo. Talaga naman, ginulat mo ba? Ah, okay. Sige, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. Talaga naman, ginulat ninyo. Ngayon lang ako nakarinig. Ngayon lang ako nakarinig. Medyo naluha ako. Dahil ngayon ko lang narinig ang pambansang awit na kinanta na ganitong karaming tao, ipinapaalala sa atin kung gaano natin kamahal ang ating bansang Pilipinas at lahat ng mamamayang Pilipino. Kanina pa po kami nag-aantay doon sa bandang likod. At nung nakita ko, sabi ko, talaga naman dito sa Tacloban, pati yung mga dalaga humihiyaw sa akin. Ayan. Excited na nga ako. Akala ko, marami akong fans. Bigla na lang, nasaan si Sandro? Hindi ko na sinasama yung aking anak na si Sandro dahil, eto, totoo ito. Yung mother ko, nung nagsisimula pa lang ako na magmamulitika, ang sabi niya, anak, advice ko sa'yo, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya't sabi ko kay Sandro, diyan ka muna sa Ilocos Norte, huwag ka na muna sumama sa akin. Siya ay tumatakbo bilang congressman sa amin doon sa Ilocos Norte. Ngunit, kahit wala rito si Sandro, alam mo, tatlo yung anak ko, eto yung bunso namin, si Vincent. Ano? Pwede na to. Iwan ko na sa inyo. Kayo nang bahala. O, yan na naman. Di na, wala na naman pumapansin sa akin. Lahat nakatingin kay Vincent. Kayo talaga, o. Huwag po kayo mag-aalala. At lahat ng inyong napakainit na sa... Ipapaabot ko po kay Sandro, pati na yung mga marriage proposal na nakita ko. Ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat. Alam ko marami pa sa inyo, marami sa inyo, lalo yung mga nandito sa harap. Kanina pang alas 12, nandito na. Maraming salamat po. Napakainit ng salubong. Masarap talagang makauwi ulit dito sa Tacloban at kayo ay makasama na ganito. Alam nyo, dito sa Tacloban City, etong ganitong pagsasama, ang tawag lamang dito, mini rally. Jutay lang na rally. Alam ninyo, siguradong nanonood ng live stream ang aking ina. Kumustahin natin si Imelda. Hello, Imelda! Gustong-gusto niya sumama, pero alam mo na, sabi ko sa kanya, baka may COVID pa, mag-ingat lang muna siya. Pero lahat ay pinapanood, kaya lahat kayo nakikita ng mother ko, at I'm sure, tuwang-tuwa yan na makita ang kanyang mga kababayan.
talaga. Maraming salamat sa napakainit ng inyong pagsalubong, pagtanggap sa amin, sa unit team, sa tambalan ng Marcos at saka Duterte dito sa ating hometown na Tacloban City. At ako po ay makakapagsabi na ito po ay dahang-dahan naming nakikita nung umiikot po kami. At kami po ng unit team, matagal na po kaming umiikot at aming ikinakalat at isinisigaw at ipinapaglaban ang aming adikain ng pagkakaisa. Dahil po, alam nyo naman po, sa aming palagay, ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para makabalik tayo sa mas magandang sitwasyon dito sa Pilipinas. Dahil na hindi pa tayo natatapos sa krisis ng pandemya, hindi pa tayo natatapos sa krisis ng ekonomiya na dinala ng pandemya, at maraming pa tayong gagawin. Kaya't mabuti na tayo'y magkaisa. Ngunit, alam nyo po, pagka nasa ibang lugar ako, pinapaliwanag ko kung ano yung pagkakaisa. Dito sa Tacloban City, hindi na kailangan ipaliwanag dahil nagkaisa na ang Tacloban City, ang lalawigan ng Leyte sa likod ng unit team at sa tambalang Sara at saka Duterte, at Marcos at saka Duterte. Kinakalat po namin ang mensaheng ito dahil sa aming pananaw, ito ay kailangan na kailangan sa panahong ito. At narinig nyo naman po ang mensahe ng aking naging kapartner na swerte talaga ako dahil sa lahat ng mga presidential candidate ay lahat sa lahat ng presidential candidate, ako ang pinakamapalad at napunta, naging partner ko, naging vice ko, ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang, at bukod sa lahat, pinakamalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, ang ating Vice President, Inday Sara! Very good! alam nyo na, ilalagay ninyo sa... Dahil po, sinasabi ko po na mapalad dahil po ay siya at ang pagsasama naming tambalang Marcos at Duterte ay para sa akin ay ang pinaka magandang halimbawa, pinaka magandang simbolo. Dahil po, kung ako na galing sa Ilocos at galing ako dito sa Leyte at si Inday Sara na galing sa Davao sa Mindanao, na kaming dalawa ay nanggali sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay nagsama, ay siguro naman kaya natin ipagsama ang buong Pilipinas. Marami po tayong problemang hinaharap. Kailangan po natin tulungan yung ating mga kaibigan na may maliliit na negosyo na nalugi, nagsara na. Kailangan po natin tulungan para makabalik sila at makaroon ng trabaho ulit. Kailangan natin pagandahin ang ating agrikultura ng sapat, ng pagkain at magkatrabaho ulit. Kawawa naman, matagal na siguro. Kasi, wag kayong mag-alala, magpapakain si Congressman Martin Romualdez sa inyo. Ang ginawa... Lahat yata ng mga nandyan sa labas na kainan, pinakyaw na ni Kong Martin, kaya sige lang. I love you also. Mahal ko kayong lahat. At yan,
Yan ang aming nakasama sa ating adikain na tumulong at magmahal sa ating kapwa Pilipino. Yan ang aming naisibalik na nasa loob naman ng bawat ng puso ng bawat Pilipino. Na ang Pilipino sinasabi hindi mahalaga. Hindi namin iniisip kung saan kayo nanggaling, kung kayo galing, kayo Ilocano, kayo Bisaya, Waray, kung anuman kayo, ay basta't kayo'y Pilipino, mahal kita, kapatid kita, at kakampi kita. At yan po ang aming isinisigaw. Yan po ang aming ipinaglalaban sa lahat ng aming pinupuntahan, itong mensahe ng pagkakaisa. At maliinit ang pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa, ng ating adhikain ng pagkakaisa. Dahil po, madaling maunawaan ng Pilipino ang ating sinasabi.